Hi and welcome to my YouTube channel. I'm Teacher Mabes to give you a new video and tutorial for today. Hi mga ka-vlog! Andito na naman po ako, Teacher Mabes, upang mag-share ng isa na naman pong dagdag kaalaman sa larangan ng teknolohiya. Meron po tayong isang kasamahan na nag-request na i-vlog ko daw po ang paggamit ng Google Meet habang nagpe-present ng lesson na kung saan ay nakikita niya pa rin po yung PPT niya o yung tinatawag nating PowerPoint presentation. So, hindi lang po yan ang ituturo ko. Meron pa po akong idadagdag bukod dyan. Sir, maraming salamat po sa pagre-request. Hindi ko na po babanggitin ang inyong pangalan dahil alam ko pong napaka-private person niyo po. Maraming pong salamat sa patuloy na sumusubaybay sa aking mga videos and tutorials. Maasahan niyo po na marami pa pong videos and tutorials na i-upload po sa inyo para po ito sa inyo. At kung bago ka lang po sa channel ko, please like, share, subscribe, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng aking mga bagong videos. Tara po, punta na po tayo sa Google Meet. Andito na po tayo sa ating Google Chrome. Ang gagawin lang natin ay mag-open tayo ng Google Meet dahil wala naman po talaga tayong meeting. Gamit lang po muna tayo ng pansamantalang Google Meet para lang makita nyo paano mag-present ng PPT at yung tinatawag na Jamboard at the same time. So, open lang tayo ng new tab. Type natin ang Google Meet. Enter. Yung unang-unang makikita nyo, yun po yung i-click nyo. And then, nakalagay dyan is join or start meeting. So, click lang natin yan. And, disregard lang nyo natin yung enter the meeting code dahil wala tayong meeting code. Continue lang. And then, close lang natin yung microphone and yung video cam. Kasi gamit ko po dito yung camera. And then, join now. So, close lang natin to. Add others. Okay, so napansin nyo, wala pa po akong estudyante rito, ako pa lang mag-isa dahil wala pa po akong ina-add na student or wala pa akong binibigay na link sa kanila. Dito po natin makikita yung link, ayan, copy or join na joining information, click lang natin to and then send natin sa ating mga student. Now, paano po ba tayo magpe-present ng PowerPoint na kung saan ay makikita natin yung pinapresent natin. At the same time, makikita rin natin yung mga student natin. So, hide muna natin to. And then, meron ako ditong PowerPoint. Ayan, naka-ready na yung PowerPoint. So, dito po sa slideshow, makikita natin dito, click lang natin yung slideshow. And then, set up slideshow. Okay, dito ay nakaklik ang presented by speaker full screen. At dahil gagamit tayo ng Google Meet at isi-share natin itong ating PowerPoint presentation, ang gagawin natin ay i-click po itong browse by an individual window para makita natin yung pinapresent natin habang nakikita rin ang mga bata. And then, okay. And then, minimize lang natin siya, paliitin lang natin. Then, balik tayo dito sa ating Google Meet. Then, click yung present now kasi pe-present na natin ang ating PowerPoint. So, may tatlong option po yan. Your entire screen, a window, a tab. So, kunin na lang natin yung entire screen para makita natin yung ating presentation. Okay. Wait. Kung window... Alright, so click natin yung ating windows. So, nandito po, nakikita natin, meron akong recorder, Google Meet, and itong ating PowerPoint. Click lang natin to, and then click share. Ayan. So, nandito na tayo sa loob ng ating Google Meet. Ito po, itong presentation na to ay nakikita ng mga bata. Okay, now, sa tingin po ba natin, nakikita rin natin to? Yes. Dahil tayo po ang host dito sa Google Meet na to, nakikita po natin yan. So, kung i-slideshow natin siya, ayan, kung ano yung ginagawa natin dito, yun din yung nakikita ng mga bata. So, at the same time, nakikita nyo po sila dito. Okay, gawa tayo ng isang, mag-add tayo ng isang student, yung isang
yung isang Google What? Meet ko or yung isang What? Account ko sa FPMS sa email na kung saan ako yung magiging estudyante. So, kuha lang, kunin muna natin dito yung copy or joining in po. Ayan, kinopy ko yung link. And then, isi-send ko lang sa kanya o sa sarili ko dun sa isang email ko. Open tayo ng email. Ayan. And then, compose. Ayan, isend natin sa isang email ko. And then, send natin dito yung aking Google Meet ID or Google Meet account. And then, sabihin natin, online class. Ayan. And then, syempre, send po natin. Ayan. Hide lang natin to. Send. Next. Punta tayo dito. Pansinin niyo po, dalawa yung aking Google Chrome. Yung isa po, itong Chrome na to, itong ginagamit ko ngayon ay sa DepEd at yung isa po ay personal ko. So, punta tayo dito sa personal account ko. Ayan. Ito yung aking personal account. So, open ko lang yung aking email dito. Ayan. Ito yung aking sinend kanina. Tingnan nga natin. Ayan, ayan. Meron ng invitation. Assuming na ako yung estudyante dun sa isa kong email. So, ikiklik ko lang to. Ayan. So, ayan. Nag-a-ask ako to join. Ayan. Sir, ito na yung tinatanong mo, paano kapag may mag-a-ask to join sa iyong Google Meet? Ayan, lalabas po yan doon sa estudyante, ask to join. And then the student ang sasabihin, sir, paano naman ako, pa-add ako or pa-accept ako. So, punta tayo dito sa ating Google Meet. Dahil tayo yung host, balik tayo dito kay Google Meet. Ayan, so may nakalagay dito na somebody is asking for to join. Okay? So, balik tayo dito. Ask to join. Ayan. Click lang yung ask to join. And then, balik ulit tayo dito. Ayan. Someone wants to join this call. So, sir, ito na yung student mo na nagko-call. I mean, student mo na nagre-request para makapasok sa Google Meet. All you have to do is to click admit. Ayan. Nakapasok na ako. So, ako na yung estudyante. Ito yung isang Ayan, minute ko. Okay. Mute lang natin yung student para hindi sila magingay o hindi maingay habang nagkaklase tayo. So, meron kang authority para i-mute si student. Again, ako tong host na to. And then, ito yung student ko. Okay? So, balik tayo sa presentation. So, ang pinapresent natin ngayon ay PowerPoint. Sasabihin mo ba, naku, nawala yung pinapresent ko? Hindi. Nandito lang siya. Open mo lang to. So, nakikita ng student yan kung ano yung ginagawa mo. Okay? Paano? Tingnan natin. Tingnan ko kung nakikita ko doon yung ginagawa ni sir or ni ma'am. Ayan. Ayan. So, as a student, nakikita ko kung anong kiniklik mo, ma'am or sir. Okay, leta natin. Ayan, para mas kita natin. So, ulitin ko. Ito yung estudyante at ako naman to. Okay? Ayan. Kita po ba? Ulitin ko. Ako to. Ako yung nagpe-present. Ako yung host. And then, ito si student. Okay? So, ito yung student na nakikita niya kung ano yung mga ginagawa ni teacher, ano yung mga kiniklik ni teacher. Okay po? So, tuloy lang natin ang presentation. So, halimbawa, pinapresent ni teacher ay itong next slide. Tingnan niyo po. Ayan. So, next slide ulit. Kung ano yung kiniklik ko dito, nakikita ni student. Okay? So, at least, ikaw, hindi ka rin mawawala as
ikaw yung nagle-lesson, ikaw yung nagle-lecture, alam mo kung ano yung nile-lecture mo at nababasa mo yung nile-lecture mo kahit wala kang kopya, nakikita mo dyan sa yung presentation. Ayan. See? Kung ano yung kiniklik ko, nakikita ni student. Ulitin ko po ulit, ako yung nagpe-present, ako yung host, ito yon, itong part na to, at itong part naman na po ito ay ang aking estudyante, yung isa kong email. So, click lang natin, click. Yan. Alright. So, now, ganyan lang po yung pagpe-present ng PPT sa student. So, nakikita mo at the same time kung ano yung pinapresent mo. Ngayon po, ano yung isa ko pang idadagdag? Sir, may isa pa akong idadagdag bukod sa request mo. Ang paggamit ng Jamboard or whiteboard. Paano naman yon? Dito po, makikita nyo, meron tatlong dots dito. Click lang natin to. And then, meron ditong whiteboard na tinatawag. Para saan tong whiteboard na to? Kunwari gusto mong meron kang idadagdag na lecture at nakalimutan mong ilagay dun sa PPT mo. Gusto mo isulat na lang or kunwari meron kang additional assignment, so pwede mong isulat na lang dito. Ang gagawin mo lang is click mo si whiteboard. Yan. Start a new whiteboard. Click mo yan. Okay. Ayan. So, ang nakalagay dito kapag kinlik mo si whiteboard ay someone needs access to the file. Gourmet 21, share with one person view, turn link sharing on. Click mo to. And then, click mo rin to. Okay? And then, send mo sa kanya. Send mo sa student mo. Okay. Saan niya makikita ngayon yon? Saan niya makikita yung sinend mong request? So, ito na yung iyong Jamboard, kapag kinlik mo yon, mga mom and sir, mga ka-vlog, eto na yon, yung Jamboard na tinatawag. As in, parang whiteboard siya na kung saan ay pwede mo siyang sulatan. Okay? So, may pen dyan. So, pwede ka mamili ng color, kung ano gusto mo, ganong gusto mo ng marker, gusto mo ng highlighter, and gusto mo ng brush. Ako, usually, ginagamit ko lang is pen, and then ginagamit ko is blue or black. So, pwede ka na magsulat dito. Kung gusto mong medyo mahapal, you can use marker para mas kitang-kita nila. Ayan. Okay. And then, you have also an eraser para pwede mo siyang i-erase kung nagkamali ka. Ayan. Erase mo lang siya. And then, this one is sticky notes. Baka may makalimutan ka, pwede ka maglagay ng sticky notes, something assignment, or what. Okay? And then, pwede ka rin mag-add ng image. Let's say, meron kang pictures na gustong ipakita, you can add image here. Drag mo lang or select mo dun sa nakasave na file sa'yo sa computer mo. Okay? Next, meron din siyang mga circle, ayan, shapes. Gusto mong i-highlight yung words na gusto mong ipakita sa student. And then, meron din siyang text. So, pwede mo siyang lagyan ng text. Okay. Teacher Mibs. Ayan. Teacher Mibs blog. Okay. Ayan. So, pwede yan. And then, ito is laser. Gusto mo lang siyang i-highlight habang nagtuturo ka, i-laser mo. Okay? So, napaka-useful po nitong ating Jamboard, mga ka-vlog, kasi pwede ka magsulat. Gamit lang yung mouse mo, or pwede mo siyang sabihin, or pwede mong isulat, I mean, pwede mong isulat yung gusto mong isulat, or meron kang reminder sa mga students, pwede mong magamit. Okay? Alright, undo lang. Kapag nagkamali ka, undo. Okay? Ayan. So, linisin muna natin yung ating board. Ngayon, ito ba ay nakikita ng mga student natin? Yes, nakikita nila. Paano? Di ba kanina, nag-share ako at nag-send ako ng link nitong Jamboard. Tingnan natin sa ating student, saan yan makikita yon. Okay? So, ito yung ating student and pansinin natin dito, merong isang chat na lumabas. Ano yung chat na yon? Ito yon. Ito yung link ng
Jamboard na kung saan ay makikita niya yung mga pinagsusulat ni teacher. Okay, kiklik lang natin to kasi one Mabel Bernardo once shared a jam file with the meeting. So, click lang natin to. Yan. So, pag kinlik na yung student yan, makikita niya yung whiteboard ni teacher. Yan, dismiss lang natin to. Okay? And then, click mo lang yung sign in. Yan, ibig sabihin naka-sign in ka na as a student dito sa Jamboard ni teacher. Ayan. So, ito na yung Jamboard ni teacher. Okay. Ngayon, gawa tayo ng sa Jamboard natin. Magsulat tayo. Okay. Sulat tayo sa ating Jamboard. Ito yung Jamboard ko. Ito yung Jamboard ni teacher. So, tingnan nga natin. Gamitin natin si marker. Ito. Gusto ko ng black. Okay, tingnan natin kung makikita ni student. Okay. Ayan. Kung ano yung ginagawa ko. 1, 2, 3, 4, 5. O, diba? Ulitin ko, ako to, as a teacher, as a host, ito si student. So, kung ano yung sinusulat ko dito, nakikita ni student. Okay, and then A, B, C, D, E. Okay, kita ba? Alright, so ito yung kinaganda ni Jamboard or kinaganda ni whiteboard. Pwede kang magsulat or pwede kang mag-type. Gusto mo mag-type ka? Okay, assignment. For example, assignment. Assignment for tomorrow. Okay, so assignment. Ayan. Same ba? Wow! Ayan! So, ito yung whiteboard. Gamit na gamit din siya habang nagpe-present ka sa online sa mga bata. So, parang ma-amaze sila. Aba, may PowerPoint na si ma'am o si sir. Merong pang whiteboard. Diba? So, ikaw lang naman yung makakapagsulat dito. Hindi pa sila pwedeng makapagsulat. Okay? So, ayan, yan lang po yung masishare ko sa inyo sa paggamit ng whiteboard and pagpe-present ng PowerPoint. So, paano ka po ba mag-i-exit? Napakasimple lang po. Ikiklik mo lang itong close or itong off ng Google Meet and that's it. Wala ka na po. Tapos na ang iyong lesson. So, pwede mo pa siyang ulit-ulitin, pwede mong ulit-ulitin si, mabalik-balikin si PPT, at the same time, magagamit mo pa rin si Jamboard, di ba? So, kung may, kunwari may nakalimutan ka, o sige, eto na si Jamboard, gamitin ko nga to, nakalimutan ko kay class, nakalimutan ko pala na may assignment ako, or nakalimutan ko pala tong term na to, pakidagdag na lang sa inyong lecture, or nakalimutan ko tong activities na to, pakisagutan itong page 1, 2, 3. Ayan. So, pwede at the same time, again, pwede mong pagsabayin ang paggamit kay PowerPoint at kay Jamboard. Ayan. So, sabay na sabay sila. Pwede mo silang gamitin ng sabay. Okay? Wow. Tingnan natin kay student kung makikita ba niya ng sabay yun. Okay. Nasa na si student ko. Alright. Okay. Ito si student ko. Balik tayo kay... Ayan. So, ito na si student. So, dito, hindi niya makikita ng sabay yung whiteboard at saka yung PowerPoint mo kasi kailangan niya pumunta dito. Okay? Pero, at the same time, nakikita niya yan, hindi nga lang sabay. Okay? So, again, sana po ay may natutunan kayo sa aking munting kaalaman sa paggamit ng Google Meet sa pagpe-present ng iyong PowerPoint at the same time ng whiteboard. Okay, maraming salamat po sa muli ay subaybayan niyo po ang aking susunod na video.
Ayan po. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking presentasyon kung paano po gamitin ang Google Meet at kung saan ay nagpe-present ka ng yung PowerPoint presentation at nakakagamit ka pa ng tinatawag nating Jamboard. Maraming po salamat! Hanggang sa muli! Paalam!